Hello everyone at welcome po sa akin channel. This is Coach Jarrett. It's good to be back. So kung hindi mo po nagagawa, please click subscribe. Meron po tayo sa subscribe button niya sa baba. At kung first time niyo po sa akin channel, pa-click din po yung notification bell, yung all notifications po, no? Para po ma-notify kayo kung meron akong mga bagong live, meron akong mga bagong uploads. Also mga Tabercast, huwag niyo rin po kakalimutan, i-like po yung video na to. Tayo po muna, no? Bago po ang lahat, babati sa inyong lahat ng Merry Christmas, belated, at belated Happy New Year, okay? At ano ngayon? Year of the Ox daw ngayon eh. So, let's hope na maging ano, na mas maging okay yung taon natin ngayon, no? Kesa nung last year. Bago po tayo dumako dyan, mga Tabercats, tayo po muna ay magbibigay po guys sa ating featured business partner for today. Once again, si Wonderfully Made, she's back. Si Wonderfully Made. Kilala nyo naman po si Wonderfully Made, no? Siya ay gumagawa ng mga Christmas gifts. Aman, hindi pala Christmas gifts. Mga gift boxes. Okay, so kung titingnan nyo po siya, ayan. Kanyang-kanyang po ang kanyang ginagawa. Nagsosort siya ng mga pangregalo. Tapos, pwede kayong umorder sa kanya ng mga ipangregalo nyo. At yun ang ipapadala niya sa inyong mga minamahal. You can contact her sa makeyourwifebusy@gmail.com or sa kanyang Facebook page. Ito po yung nakikita nyo ngayon. Yan po ang kanyang Facebook page. Okay? At mayroon din po siyang Instagram account. Kontakin niyo po siya sa for the Chinese New Year, also sa Valentine's. Mag-advance order na po kayo mga Tower Gods kasi sabi po sa akin ito ni Wonderfully Made napakarami daw nang umo-order sa kanya ngayon. Anyway no, nakita niyo naman yung aking thumbnail ngayon. Mainit ang usapin ngayon tungkol sa charter change. For two things. Number one, mga Tabergans. Kaya siya mainit ngayon kasi 2021 na. At next year ay election year na. Number one. Number two, maraming nag-iingay kasi ang gusto rong mangyari ng ating Pangulo ay i-extend na kanyang term. Okay. Hindi muna natin pupuntahan yung aspeto na yun. Kasi for me right now, actually na-vlog ko na yan last week if I'm not mistaken, January 8. Na-vlog ko na siya. I mentioned dun sa vlog ko na si Pangulo mismo ang nagsabi na hindi siya mag-extend ng kanyang term. And even if, kung magpapalit man tayo ng system of government from republic to federal, hindi pa rin mangyayari yung term extension kasi nakasaad dun mismo sa bagong constitution na i-apply pag nag-transition tayo into another form of government ay hindi pwedeng tumakbo si Pangulong Duterte for re-election. Okay, so malinaw po yun. Malinaw yun. So hindi na po natin pag-uusapan yun dahil natakil na po natin yan. Ang gagawin ko na lang po, i-include ko yan sa baba. Isasama ko po yan sa aking description sa baba, no? Yung link ng video na yun. Pero ito po mga Tabercan sa pag-uusapan natin. Kasi, yung mga nung Sunday kahapon, ito pong nangyari. Ito po ang Facebook page ko. At ang Facebook page ng House of Representatives. Ayan, yan siya. House of Representatives. May announcement na nilabas kahapon si Alan Velasco. Okay, ito yon. Ito yung statement na sinabi niya. Bakit ako sa inyo. By the way, bago ako magpatuloy din sa statement na to, I'd like to clarify ulit for the nth time. Kasi alam ko, maraming makakapanood nito na hindi nakakaintindi or ngayon lang magpipick up sa kung saan ako natapos tungkol sa alitang Cayetano at Velasco. Okay. Dinamin ko lang po ulit. Maski nung panahon na yon, nung nagkakaroon ng alitan sa speakership, malinaw ko pong sinasabi na ayoko po sa kanilang pareho. Kasi po, meron akong narinig na chismis, hindi man chismis, may mga nagko-comment na nakarating sa akin, na ang sinasabi, bigla ako rong binati ko si Velasco, bumabalimbing daw ako, etc. First and foremost, never naman talaga akong naging pro-Velasco. Ang pinaglalaban ko po ng mga panahon na yon, sumunod sila sa tama.
Sumunod sila sa tama. Nag-usap sila. Sundan nila yung pinag-usapan nila. Yun lang po ang pinaglalaban ko nun. Pangalawa, malino ko rin pong sinabi na ang aking pong tiwala ay na kay Pangulong Duterte at na kay Mayor Inday Sara during that time. So, the same is still true. Ang tiwala ko po ay na kay Pangulong Duterte at na kay Mayor Sara. So, I'm hoping na dahil nilagay po nila dyan si Velasco, eh alam po nila ang kanyang na narerendahan nila tong mamang to. Kasi the past few times, eh sumasablay po siya. Sumasablay po talaga. As in, hindi lang sablay, pero as in, sablay ng ngod-ngod ng mukha niya sa simento, mga tipong ganong sablay. Pero, ayun na nga ang nangyari. Ito pong linggo, eh naglabas po siya ng statement sa pamamagitan ng Facebook page ng House of Representatives. Ano po ang statement na ito? Ito po ay tungkol sa charter change na isinulong daw niya. Kasi po, nung una, mga Tabargas, no, nung una ko pong ginawa itong, nung una ko palang tinopic ito, sometime last week, or 2 weeks ago, ano, last week, ang balita po nun ay galing daw ito kay Congressman Garbin ng Ako Bicol. Garbin ba? Tama. Ako Bicol. Siya. Ito raw ay galing kay Congressman Garbin. Eventually, lumabas yesterday or two days ago. Lumabas na ito pala talaga ay utos sa kanya ni Velasco. Okay? Utos sa kanya ni Velasco. So ito na po, yung kanyang statement tungkol doon sa amendments to the restrictive economic provisions of the Constitution. Huwag niyo pong kakalimutan, mga Tabercadzas, sa January 13, Miyerkules, eh magbi-meeting na po sila tungkol dyan. Pag-uusapan na po nila yan. At maganda po na inform tayo as early as now kung ano yung gusto nilang mangyari. So, ito po yung sinabi niya sa kanyang Facebook page. Sa Facebook page ng House of Representatives. I have instructed the House Committee on Constitutional Amendments to open the discussion on amending the restrictive economic provisions of the 1987 Constitution as stated within the resolution of both houses RBH 2 that I have authored. So sa kanya raw, kinukumpirma niya dito na sa kanya mismo nang galing yung resolution of both houses na magkakaroon ng usapan sa pag-amyenda ng ating constitution or charter change. Diyos ko, napaka-delikado nito. When I filed the RBH in July 2019, so kinlaim na niya na siya mismo daw ang nag-file nito, the Philippines was poised to become one of the fastest growing economies in Asia. So dahil tayo daw ay nakaposisyon na bilang ekonomiya na lumalaki, eh inilalabas niya itong resolution of both houses 2. Yan nga lang, nagka-pandemic. Yan ang sabi niya. Kaso nga lang, nagka-pandemic. So, long story short, ang dami po niya sinabi, eto na. Ang gusto niya mangyari eh amyendahan ang mga sections 2, 3, 7, 10, and 11 ng Article 12, National Patrimony and Economy, Section 4 ng Article 14 yan, tama, 14, at Section 11 ng Article 16, General Provisions, na idadagdag do itong unless otherwise provided by law. Okay. Ngayon po mga Tabercad, syempre Facebook page lang to. Hindi kompleto yung impormasyon na makukuha natin dito. Buti na lang, may mga nag-share online nung RBH 2. Itong resolution of both houses 2 na isinulat ni Velasco at isinumite sa House of Representatives. Okay, ito po yun. Ayan. Ayan. Resolution of both houses number 2. Last year nga yan, no? July 18, 2019. Okay?
Resolution of both houses proposing amendments to certain economic provisions of the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, particularly on Articles 2, 14, and 16. So medyo mahaba po yan. Hindi na po natin yan medyo babasahin dahil napakahaba po niya. Pero, dediretso po tayo doon sa gusto niyang baguhin, no? Una! Okay, eto po. Paragraph 1, Section 2, National Patrimony and Economy. Ito po ay tungkol sa lupa. Hindi lang po ito basta-basta lupa. Pinag-uusapan po natin dito ay lahat ng lupa ng public domain. Ibig sabihin, ito po ay pag-aari ng Estado. Walang single na may-ari. Okay. Ano po ang ganyang gustong mangyari? Kung tatagalugin ko po, ang gusto niya mangyari dito ay ganito. Lahat ng lupa na pangpubliko ay pag-aari ng Estado. Lahat ng tubig, lahat ng mineral, lahat ng uling, lahat ng langis, lahat ng mineral oils, lahat ng pagkukuna ng enerhiya, lahat ng fishery, lahat ng gubat, lahat ng forest and timber, lahat ng hayop, lahat yan ay pag-aari ng Estado. At ang may karapatan lamang mag-take advantage nito ay ang Estado at ang kanyang mga piniling mga partners, mga business partners, na merong 60% ownership, na ang mga Pilipino ang may 60% ownership o majority ang nang pag-aari ng mga kumpanya ito ay mga Pilipino, unless otherwise provided by law. Kung meron mang batas na magsasabi na pwedeng 100% o pwedeng 70% foreign ownership, eh pwedeng pumasok ang mga foreigner dyan. Imagine, lahat ng public domain, pag merong batas na nagsabi, oh, yung public domains natin, pwede na nating ibigay ang 70% sa mga foreigners. And may batas tayo eh. Gawin na natin yan. Ay, imagine yung lahat ng congressmen nakikita dyan. Sipin nyo, mga Tabber guys, ilang politiko ang yayaman dyan sa ganyang sistema? Tingnan pa natin yung iba. Sa lupa din to. Lands of the public domain are classified into agricultural, forest, or timber, mineral lands, and national parks. Tapos yung mga agricultural lands ay pwede pang i-divide according kung paano siya gagamitin, no? At ang para makakuha ka nito, no, para makagamit ng agricultural lands, ay dapat umupa ka sa gobyerno. Uupahan mo ito sa gobyerno for 25 years na pwede pang i-renew for another 25 years. Yung po yung sinabi dito ng Constitution. At hindi lalampas sa 1,000 hectares in area ang uupahan mo unless otherwise provided by law. So, ibig pong sabihin, kung meron pong batas na magsasabi na ang agricultural lands ay pwede nang bilhin ng private entities para for their own personal use, ay okay lang. Basta may batas na magsasabi. Kamusta naman, Camellia, ang gagawin mo? Kamusta naman, Ayala, ang gagawin mo? Kamusta naman, PhilInvest, anong gagawin mo? SMDC, anong gagawin mo sa ating mga agricultural lands? Kung merong batas na magsasabi na, oh, sige, ang agricultural lands natin dito ay kahit public domain, kung merong batas na magsasabi na, oh, pwede na palang bilhin yan. Hindi mo na kailangan upahan. Hindi mo na kailangan ilis. Pwede mo na siyang bilhin. Rektahan. Hindi yun. Namangaya. Ito pang matindi eh. Citizens of the Philippines may lease not more than 500 hectares or acquire not more than 12 hectares thereof by purchase, homestead, or grant. So, ibig pong sabihin, ang mga Pilipino po ay hindi pwede mag-ari ng mga lupain na mas nahihigit sa 500 hectares. Or hindi ho siya pwedeng mag-acquire ng 12 hectares, ng lihigit pa sa 12 hectares. Kung bibili siya ng lupain, hindi lalampas ng 12 hectares. Eh kung merong batas na magsasabi na pati foreigners pwede na rin gawin yan.
ang mga foreigners ay pwede na rin bumili ng 500 hectares sa Pilipinas. Ay, the lease pala. Ang mga foreigners ay pwede na rin mag-lease sa Pilipinas ng hindi higit sa 500 hectares. At pwede na rin silang bumili ng lupa na hindi higit sa 12 hectares. Kamusta naman? Tinan nyo itong kabulastugang ginagawa ni Velasco sa ano. Ito pa isa. Ito yung pamana, yung succession. Okay? Save in cases of hereditary succession. So, unless ito ipapamana. Unless otherwise provided by law. So, let's say may ipapamana sa yung dupa. Kung merong batas na magsasabi, halimbawa lang, wala pa namang batas na merong ganun. Halimbawa lang, may magsasabi na yung lupa na iyong imamana ay ibabalik mo sa estado. Ibabalik mo to sa estado at bibigyan ka ng karampatang compensation sa iyong lupa na hindi higit sa halagang ganito. Yun ang masusunod, yung unless otherwise provided by law. Nakikita niyo yung problema doon, mga Tabergans. Halimbawa lang ha, actually yung mga sinasabi kong sitwasyon na unless otherwise provided by law, yun ay mga hypothetical lang. Ibig sabihin, yun ay mga tumatakbo lang sa utak na kung sakaling may ganong klaseng batas, eh good luck. Okay? So yun na nga. Unless otherwise provided by law, no private lands shall be transferred or conveyed except to individuals, corporations, or associations qualified. So imagine ninyo mga Tabergats, imagine lang. Kung merong batas na magsasabi na bago ka makwalify para kunin ang iyong lupa na ipinamana sa iyo, ay magbabayad ka muna sa estado ng ganitong halaga, sa estate tax. At kapag hindi mo ito nabayaran, automatic ibibigay mo ang titulo mo sa gobyerno. Parang remata. Halimbawa lang naman, wala namang ganun batas. Pero halimbawa lang. Kamusta naman? Hindi ka na qualified para sa pamana mo. Anong gagawin niya? Delikado 'yan, yung napakaliikling unless otherwise provided by law niyan na 'yan. Napakadelikado niyan. Ang daming pwedeng gawin diyan. Ako pa lang ngayon lang naiisip ko na eh. Kung mga pwede kong gawin diyan eh. Ako lang 'yun ha, hindi pa ako kongresista, hindi ako kung ano man. 'Di ba? Hindi. Tingnan pa natin 'yung iba. Yan. Aha, ito. Patrimony ulit. The Congress shall, upon recommendation of Economic and Planning Agency, when the national interest dictates, reserve to citizens of the Philippines or corporations or associations at least 60%. Ito na mga Tabergans, no? Kasi po sa ating pong konstitusyon, pinoprotektahan po ang pag-aari ng mga Pilipino sa kanilang mga kumpanya. Kaya po meron po tayong provision sa ating konstitusyon na nagsasabi na ang mga Pilipino, ang mga kumpanya pala na nasa Pilipinas, ay kailangan 60% owned by Filipinos. 60% owned by Filipinos. Dapat. Yun po ay protection para sa ating mga citizens. Okay? Ang gusto pong gawin dito ni Velasco, i-expand yun. Okay? Hindi tatanggalin yung 60%. Pero, kung merong batas na magsasabi na ang mga foreigners ay pwede sa mga ilang mga industriya, eh pwede. Oh. Bibigyan ko kayo example, ha? Mamaya, pupuntahan ko yan. Ganto rin yun. Itong pangalawa, Section 11, ganun din. Pero ito naman ay patungo sa mga prangkisa. So, kung mayroong mga prangkisa na i-grant ang Kongreso sa ating mga negosyo, ang sabi po ng ating konstitusyon ay dapat sila po ay pag-aari 60% owned by Filipino citizens.
unless otherwise provided by law. Kung merong batas na magsasabi na mas higit pa ang pwedeng ownership o pag-aari ng mga foreigners, hindi pwede. Ganun lang kasimple yon, mga Tucker guys. Ganun lang kasimple yon. Ito pa. Ito yung sa sports, ayun sa education. Antindi rin ito eh. Ang mga eskwelahan daw, maliban sa mga eskwelahan na itinayo ng mga religious groups, tulad ng Lasal, Ateneo, UST, yan, yung mga eskwelahan na yan, yung mga religious-based schools. Dapat ito raw ay pag-aari ng mga Pilipino, 60% nito ay pag-aari ng mga Pilipino. Unless otherwise provided by law. Kung merong batas na magsasabi na pwedeng pag-arian ng mga foreigners ang mga eskwelahan sa Pilipinas ng higit pa sa 40%, eh pwede. Ganun lang kasimple yun. Napakadelikado nito mga Tower Gods. Hindi naman sa tinatakot ko kayo. Mamaya i-explain ko yung side ko. Pero unahin ko muna to. Ayun, napag-usapan natin sa lupa. Ito last. The control and administration of education institutions shall be vested to the in the citizens of the Philippines unless otherwise provided by law. Ngayon mga Tower Gods, pati pag-aaral natin. Pati pag-aaral. Kung merong mga foreigners na gustong magtayo ng eskwelahan sa Pilipinas, sila ang hahawak, sila ang sila magiging administrator, sila ang magmamay-ari ng mga paaralang ito. Pag merong batas na magsasabing pwede yon, pwede yon. Tindi, di ba? Ito yung pinakamatindi. Controversial to kasi pinagdaanan to ng ABS-CBN. Ito yung tungkol sa prangkisa. At siguro ito yung mga pinaka-realistic na example na pwede natin pag-usapan. The ownership and management of mass media shall be limited to citizens of the Philippines. Ilang beses po natin pinag-usapan to sa aking sa ABS-CBN na mga videos. Napakarami nun. Tatlong playlist yun. Iba-ibang stage. Okay, so pinag-usapan po natin to. Sa mga usapan po natin, ano po ba ang dahilan kung bakit kailangan Filipino citizens ang may-ari ng ating mass media? Ayan po ay dahil kung for national security concerns. Yan po ang rational po niyan ay pinoprotektahan po natin ang ating bansa. Saan natin pinoprotektahan ang ating bansa? Sa impluwensya ng mga foreigners. Halimbawa, naalala niyo po nung panahon ni Marcos kung saan nang himasok ang CIA sa ating bansa. Yun. Pinoprotektahan tayo ng aspeto na to ng konstitusyon sa ganung klaseng impluwensya. Pinoprotektahan tayo sa propaganda laban sa sarili nating bansa. Nang for example, kung meron mang kumpanya, news outlet ng pag-aari, let's say pag-aari ng US halimbawa. Kasi sila naman yung laging maingay eh. Ba pag-aari ng US. All ganito na lang. 'Di ba si Rappler pag-aari ng Amerika? Kay George Soros yan, eventually. Kumbaga kung titingnan mo yung paper trail, kay George Soros yung Rappler. Pag-aari ng foreigner. So, kung si George Soros na mismo ang may-ari ng Rappler, wala nang Maria Ressa, tinanggal siya. Si George Soros na mismo ang may-ari ng Rappler. At naglabas siya ng propaganda laban sa ating gobyerno. Yun po ay labag sa ating yun po ang problema kapag merong negosyo na related sa mass media na involve sa ganitong klaseng kalakaran. Pwede niyang sirain ang bansa. Iimpluwensyahan niya. Ngayon nga lang nangyayari na eh. Wala pang hindi si Maria Ressa pa ang CEO ng Rappler. Nangyayari na. Diba? So, ganun po ang problema dyan. National security concern po yan. Ang gusto pong gawin dito ni Velasco, lagyan ng provision na unless otherwise provided by law. So, ibig pong sabihin ganito, kung ang isang media company na napag-usapan natin dati tulad ng ABS-CBN
ay may-ari na foreigner tulad ni Lopez, Gabby Lopez, na isang American citizen, ay okay lang. Kahit na alam natin na ang loyalty ni Gabby Lopez ay wala sa Pilipinas, nasa Amerika. Doon nga siya bumoto eh. Hindi ko nga alam kung bumoto siya no November. Malamang bumoto rin yun no November. Ganun ang mangyayari doon. Eh paano kung may ibang bansa na nagtayo ng negosyo sa Pilipinas na related sa mass media? Naglabas ng mga propaganda. Naglabas ng mga balita. Na kung ano-anong balita para guluhin lang ang sistema natin sa Pilipinas. It's a national security problem. Kaya po, yun po ang punot dulo ng provision na to sa constitution. Hindi po siya dapat ibigay sa mga foreigners. Eh, andyan. So, anong gagawin natin? Ang dahilan po nila, no, ang kadalasang sinasabi po nila, ito pong sabi ni Velasco. Ayun, bagal na naman ang Facebook. Ang sabi po ni Velasco ay ito. Galaw-galaw. Baba. Yan. Ano ba sabi ni Velasco? Okay. Bakit daw kailangan lagyan ng ganong provision yung mga aspeto ng konstitusyon na minensyon niya? Ito ang dahilan niya. Sabi niya, foreign investment plays a crucial role in the Philippine economy. Kaya kailangan yan, dahil nagkaroon ng COVID, okay, kailangan natin pasiglahin muli ang ating ekonomiya. Para mapasigla natin ang ating ekonomiya, kailangan i-encourage natin ang investment sa Pilipinas kahit na ito ay galing sa mga foreigners. Okay, make sense. Mga Tabber Gods, being objective, kung titingnan natin to ng with objective eyes, make sense. Wala naman problema doon. Para sa ekonomiya naman pala eh. By supporting domestic jobs and the creation of physical knowledge capital across range of industries, the need to attract foreign capital is critical to support our economy's recovery from COVID-19. Yun ang sinasabi naman ni Velasco. Na kung iisipin natin to, mga Tabber Gods, eh wala namang issue dyan. Hindi naman issue yung foreign investment. Ang issue kasi dito ay yung mga provision ng konstitusyon na nilagyan mo ng unless otherwise provided by law. Yun yung problema dyan. Ang nilagyan mo, Velasco, ng unless otherwise provided by law ay ang mga batas or mga aspeto o provision ng ating konstitusyon na nagpoprotekta sa pag-aari ng Pilipino sa mga negosyo. E buti sana kung ang kukumpetensyahin nitong mga foreigners na to ay yung mga tipo ni Ayala, mga tipo ni Henry C., mga tipo ni yung mga oligarchs dyan, nila Lopez, MVP. E ang kukumpetensyahin nitong mga to, yung mga maliliit na negosyo. Paano na? Mga Tabber Gods, ang nakapanood ko yung interview ni Garbin. Ang sabi niya, ang Pilipinas daw ay kulelat pagdating sa foreign investments. Okay, dahil daw napakahigpit daw ng ating konstitusyon sa foreign investment, sa mga foreign investors. Tingnan po natin kung ano yung totoo dyan. Kulelat daw tayo, yan sabi. Ito po ang FDI o Foreign Direct Investments ng ASEAN countries. Okay, ano po yan? 2011 hanggang 2019. Okay. So, i-sort po natin itong... Ito na lang, 2019 na lang pag-usapan natin, no? Sort po natin. Pinakamalaki po na foreign investments. Okay, ang pinakamalaki po na tumatanggap ng foreign investments ay ang Singapore. Okay, Singapore po. Ilan lang sa Singapore? Tingnan natin, 2019. 92 millions ba to? In million US dollars. So, 92 million. Okay, 92 million... 78. Okay? Singapore po ang pinakamalaki. Nasaan ang Pilipinas? Number 1, 2, 3, panglima tayo. Panglima tayo sa pinakamalaking tumatanggap ng foreign
direct investments. Panglima tayo sa 2019, ha? Tinan natin, ha? Saan na ba yun? 2019, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Nasa $7 million po. Or sabi natin $8 million. Ang ating FDI o Foreign Direct Investment sa Pilipinas. Kulelat ba tayo? Hindi. Kasi ang kulelat ay ang Brunei Darussalam. Number 12. 374,000 lamang. Tama ba? 374,000 kasi in million to eh. Pero mga Tower Gods, nakaka-apekto ba yan sa kanila ekonomiya? Hindi. Bakit? Ang yaman-yaman ng Brunei Darussalam. Napakayaman ng Brunei Darussalam. Sobrang yaman ng Brunei Darussalam. Hindi nila kailangan ng foreign direct investments. Hindi nila kailangan ng foreigner na magpapasok sa kanila ng pera. Kasi napakayaman na nila. Lamang tayo sa Thailand ng bahagya. Lamang tayo sa Thailand ng bahagya. Noong 2019, ha? 2019 ito. Okay? Tapos, Malaysia, Vietnam, Indonesia. Okay, ano ba yan? Ayan. So, kailangan ba natin ng foreign direct investments? Ako po, objectively speaking, pwede. Pwede pong makatulong yan. Makakatulong po talaga sa economy natin yan. Huwag na po natin yan ipagdamot. Kasi po, tulad nga po ng sinabi ko po dati, kaya po mababa ang employment rate natin sa Pilipinas ay dahil konti ang negosyo. Kung marami pong negosyo, hindi maraming trabaho. Kung maraming trabaho, hindi konti ang gutom. Kung konti ang gutom, edi happy lahat. Diba? Kung lahat ng needs natin na kukuha natin, edi happy. Ang problema po kasi dito, sa gustong mangyari ni Velasco, baguhin nga, dagdagan ng provision yung constitution mismo na kapag merong batas na magsasabi na pwede nang ano yan, pwede nang hindi sundin yung nasa constitution, hindi na natin susundin yung nasa constitution. Ang problema po doon, mga Tabergans, pag yung constitution mismo ang binago mo, pag nagkaroon ng batas, wala ka ng habol. Wala ka ng habol. Kasi po, mga Tabergans, bumoboto ba tayo sa mga ginagawang batas? Di ba hindi? Naiimpluwensyahan lang natin yan. Dahil ang mga politiko, isa lang po ang gusto niyan. Ligawan tayo. Yan lang po ang gusto nilang gawin sa mundo. Ligawan tayo para lagi silang na-elect. Tinan nyo si ABS-CBN na pressure natin ng mga kongresista. Okay? Pero mga Tabergans, wala tayong impluwensya sa mga botong, sa mga batas na ginagawa nila. Wala tayong impluwensya dyan. Kung nung July, gustong bigyan ng mga kongresista natin ng prangkisang ABS-CBN, wala tayong magagawa. Kung ginusto nila. Paano kung merong batas na magsasabi na yung mga provision na yon pwede na natin kalimutan? Di tapos ang boxing. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ito yung House Bill 78. Naaprubahan po ito noong March 2020. Naaprubahan na po ito at nasa Senado na po ito ngayon. House Bill 78, isa po itong batas na inaamyendahan yung Commonwealth Act number 146, also known as the Public Service Act. Okay. Bago natin puntahan ito, basahin muna natin yung nauna, itong Public Service Act as it is. Okay, basahin natin yan ngayon. Okay? Yon, mabilis dito. In fairness. Okay. Merong importanteng aspeto itong Public Service Act. Ito po 'yon, no. Okay? The Public Service Law. Okay? Commonwealth Act number 146. Meron pong importanteng aspeto itong batas na ito. Papakita ko sa inyo. Yan. Itong parte na 'to. Ayan. Yan. Section 13, Chapter 2, Section 13 ng Public Service Act. Pinapaliwanag po niya
kung ano ang public service. At ano yung mga negosyo na merong imbued o merong public interest. Ibig sabihin, ito yung mga negosyo na mga na dapat ay kinukonsidera natin ng maigi dahil ito ay ginagamit ng publiko. At dahil ginagamit ng publiko, dapat pinag-iingatan ang mga negosyo na ito. Dahil isang mali mo dito, eh ang publiko ang mahihirapan. Okay, so yun po yun. Kaya public service yan. So ang mga negosyong ito ay dapat tinututukan. Ano-ano sila? Okay, ito siya. Haba kasi nito eh. Ito na lang. Ayan, napakahaba niyan. Okay, yan pong parte na yan ha. Basahin po natin isa-isa. Ano yung mga negosyo na yan? Common carrier, mga truck, railroad, street railway, mga MRT, LRT, yan. Traction railway, same thing. Subway motor vehicle. So, ito yung mga, di ba ngayon ginagawa yung subway? Yun. Yung trend sa ilalim ng lupa, yan subway. Freight, either for freight or passenger, or both with or without fixed route and whether may be its classification. So, ibig sabihin yung ating PNR, MRT, LRT, at yung ginagawang subway, lahat yan ay public service. Ano pa? Express service, steamboat. Nakapagtaka naman ng steamboat dahil syempre panahon pa to ng Commonwealth, so meron pang steamboat. Okay? Yung steamboat at steamship kasama. So ngayon, isipin natin mga barko na rin yan, mga cruise ship, container ship, yan kasama na yan diyan. Mga public service yan. Pontines, ferries, watercraft. Kasama yan dyan. Engage in the transportation of passengers or freight or both. Mga shipyard. Okay? Yung mga ating mga shipyard dyan. Si North Harbor, mga ganyan. Sino ba yung may negosyo na shipyard? Razon. Ayun, Razon. Enrique Razon. Ayan. Thank you very much, JB, for the comment. Si Enrique Razon. Ayan. Ang negosyo niya, mga ano, sana yun? Marine Railways, Marine Repair Shop, Shipyard. Shipyard. Hindi, yung mga ano, tawag doon? Nabasa ko na eh. Mga dock. Ayan. Meron siyang ganyang negosyo. Shipyard, meron siyang ganyang negosyo. Shipyard. Marine Railways, meron siya niyan. Marine Repair Shop, hindi ko alam kung meron siya. So yun, mga ganun kasi negosyo, wharf or dock, may public interest yan. Kasi, doon dumadaong yung mga barko, dahil dumadaong doon yung mga barko, doon nabababa yung mga produkto, kaya may public interest yan. Ano pa? Okay, ice plant, ice refrigeration. Okay, ano pa? Ice plant, ice refrigeration plant, canal, irrigation system, gas. So yung ating gas, pag sinabi natin gas, ito yung ano ah. Hindi to yung gasolina ng kotse, ito yung gas na yung pangluto, mga methane gas, mga ganun. Kasi maraming application yung ganung ano negosyo eh. Gas, electric light, heat and power, water supply and power. Petroleum, so ito na yung mga gasolina. Sewerage system, Maynilad, Manila Water. Wire or wireless communication system. So, ito na yung mga Globe, Smart, okay? PLDT, yun yung wire or wireless communication system. Wire or wireless broadcasting stations. So, sila ABS-CBN, GMA, TV5, etc. And other similar public services. So, ito po yung ano, yan yung mga dinefine ng ating batas sa Commonwealth Act number 146 na mga negosyo na mayroong public interest na dapat binabantayan ng gobyerno, dapat nire-regulate at dapat sinisiguro na na-enjoy ng mga taong bayan na maayos. Okay. Ngayon, ito yung batas ni Joey Salceda. Gusto niyang baguhin yung batas na 'yon.
Ang gusto po niyang gawin ay amyendahan yan, yung batas na yan. Okay, bakit? Dahil yan daw ay nagawa pa noong 1936 at nag-iba na raw ang definisyon ng public service. So, tingnan po natin yung batas na yan. Okay, baba, baba. Okay. Ano yung mga aamyendahan? Number one, inamyendahan yung definition ng public service. Ano na lang ang definition ngayon ng public service? Includes every person that now or hereafter may own, operate, manage, or control in the Philippines for hire or compensation with general or limited clientele, whether permanent, occasional, or accidental, and done for general business purposes, a canal, public market, irrigation system. Okay. Ano na siya? Public utility definition. So, tatanggalin ito, yung definition ng public service, gagawing public utility. A public utility refers to a person that operates, manages, and controls for public use any of the following. Distribution of electricity. Meralco. Transmission of electricity. NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Kuryente. Water pipeline distribution. Maynilad, Manila Water. At yung iba pang mga negosyo na related sa patubig. Yun lang. Yun lang yun. Yun na yung public utilities. So, ibig sabihin, mga Tabergads, kung babalikan natin itong Commonwealth Act of 9 of Commonwealth Act number 146. Itong napakaraming to. Okay, sana yung babalikan ko to. Itong napakaraming to ay na-condense, niliitan nila sa tatlong negosyo. Kuryente, tubig, pa ba yung isa? Kuryente, tubig, yun lang. Kuryente at tubig. Wala na. Ano pong ibig sabihin yan, mga Tabergads? So ngayon, ibig pong sabihin yan, dahil tinanggal na, let's say, example na lang natin, tinanggal yung wire or wireless communication system, ibig sabihin, si PLDT, hindi na siya public service kung maamyendahan yung batas. Hindi na siya public service. Bago siya makategorize na isang public service, kailangan munang mag-apply. May kailangan muna silang mag-apply. Ayan, no? Certificate of authority. Kailangan muna lang mag-apply para sila ay makonsider na public service. Ngayon, kung hindi sila public service, edi ibig sabihin, private corporation sila, pwede silang pag-arian 100% ng mga foreigners. Kasi hindi sila public utility. Yun. Yun ang delikado doon. Yun eh sa cellphone pa lang. Sa communications pa lang yun. Telecoms pa lang yun. Eh paano to? Wire or wireless broadcasting stations? Paano na yan? Yung ating mga shipyard. Paano kung Chinese na ang may-ari ng ating mga shipyard? Nangyari po yan sa Bangladesh. Sri Lanka pala. Sri Lanka or Bangladesh. Either of the two. Nabaon sa utang ang isa dun sa mga bansa na yon sa China. At dahil nabaon sa utang, ang pinambayad, shipyard. So yung kinikita ng shipyard na pupunta sa China, hindi sa Bangladesh or Sri Lanka. Either of the two. Diba? Paano kung ganun? Nakakatakot pa, mga Tabergads, ang NGCP ngayon ay most of their employees are Chinese. Kung hindi nyo po alam. Most of their employees are Chinese. Ang NGCP po, ang may hawak po ng ating kuryente. Paano na lang kapag nagkaroon ng girian ang China at ang Pilipinas, edi anytime pwede lang patayin ang kuryente natin. Scary ho, di ba? So yun po yung danger ng batas na to. Ito po yung danger ng isinusulong ni Velasco.
Delikado po yan. Kasi po, kahit anong pong batas na kukontra, basta mayroong batas na kukontra sa mga to, eh, yun ang uunahin, yung batas na yun. At wala tayong control dun sa batas na yun. Mga kongresista ang may control dyan. Paano na lang pag ganun? Sabi ni ayan, James, sabi ni James, Sri Lanka daw, 99-year term. Paano na lang yun? Paano na lang yung ganun? Pero kung tutuusin mga Tabber Gods, ni-research ko yan, ano ba ang nagpapasok ng foreign investor sa Pilipinas? So ito po ang sabi ng OECD. Okay, pinagbasihan din po yan ni Velasco. Organization for Economic Cooperation and Development. Nakita ko yan dito kay Velasco. Ayan o. Economic Outlook Report of the Organization for Economic Cooperation and Development. Okay, yun po yung sinabi niya. Kinote din po niya yan. Pero mukhang hindi niya naintindihan yung binasa niya. Kasi o bakit o? Nakita ko po sa inyo ha. Ang sinabi po nitong article na ito ng OECD, ito. Wait lang. Ano daw ang nagpapasok sa mga ng mga negosyo, foreign investment sa mga bansa? Okay, ano daw ang nagpapasok dyan? Babasahin po natin. Ito ang nagpapasok ng mga negosyo o ng mga foreign investment sa mga bansa. Sectoral regulation, prudential controls, national defense and crime prevention strategies. Nasaan dyan? Nasaan dyan ang changing the constitution? Wala. Wala kang makikita dyan. Ano pong ibig sabihin ng sectoral regulation? Ibig pong sabihin yan, ang mga negosyo po na merong imbued public interest, ibig pong sabihin, ito pong mga negosyo na merong relasyon sa mga na ginagamit kadalasan ng publiko, ay dapat nare-regulate. Halimbawa, ang ating transportation. Ano bang ginagawa ng LTFRB? Ano bang ginagawa ng LTFRB sa ating mga jeep, sa ating mga tricycle, sa ating mga bus? Bakit ang gulo-gulo? Bakit ang dami-daming prangkisa? May kilala po ako, isa lang ang bus niya pero may prangkisa siya. Iisa lang ang taxi pero may prangkisa siya ng taxi. Hindi po fleet. Kasi po, wala po kasing batas na nagsasabi na dapat meron kang fleet. Diba? Ano naman yung prudential controls? Yung nagpipigil. Ano ba ang mga dapat sinusunod ng ating mga negosyante? Meron po ang SEC, meron ang DTI. Pero ine-enforce ba? Malabo. Malabo. Bihira. Ito pa. National Defense and Crime Prevention Strategies. Kung secure ang iyong bansa, hindi pinapasok ng mga terorista, papasok ang negosyo. Kung secure ang iyong bansa at ang mga empleyado nito ay nakakapasok ng matiwasay sa kanilang bansa, ang mga tao ay nakakapaglakad sa gabi nang hindi natatakot na baka hold upin o patayin, e papasok ang mga foreign investors. Kaya nga mga Tabber Gods, kung nakalimutan nyo na, si Pangulong Duterte, gusto niyang ipatanggal o iparepaso yung kung meron mang babaguhin sa konstitusyon. Ito muna yung party list. Bakit? Kasi isa to sa mga katulong sa pag-solve ng problema sa NPA. Ang NPA po ay considered na terrorist, designated na po sila na terrorist group sa Pilipinas. Kung ang atin pong bansa ay tahimik dahil maayos ang ating national defense, nakokontrol natin ng mga terorista, nakokontrol natin ng krimen, ipapasok po ang foreign investors. Kung ang ating pong bansa ay safe sa penetration ng criminals pagdating sa securities, ibig sabihin sa mga investments, pag nagpapasok sila ng negosyo dito, eh hindi sila na naloloko, hindi sila, what do you call this, hindi sila na kumbaga yung mga
tao na dapat parusahan ng anti-money laundering ay napaparusahan. Okay, kung ang mga kung ang ating bansa daw ay safe sa terrorism, sa negligence at sabotage, ipapasok ang foreign investors. Wala namang sinabi dito na baguhin ang konstitusyon. Bakit natin babaguhin yung konstitusyon? Tulad nga po nang nabanggit ko kanina, wala akong problema sa akin baguhin or i-update ang konstitusyon. Wala akong problema dyan. Basta ang unahin nila, ang unahin nitong mga to, pag nirepaso nila ang konstitusyon, ang unahin nila ay ang interest ng publiko. Eh mga, Diyos ko, nai-imagine ko na nga to, mga Tabergat. Nai-imagine ko na to, halimbawa, kung ako politiko, o halimbawa mayroon ako impluensya, halimbawa lang. Let's say, yung unless otherwise provided in the law, okay? Unless otherwise provided by law, ay naipasa at naisingit sa ating konstitusyon. Halimbawa, ako si Dar. Na nangyayari naman to. Halimbawa, ako'y tao ni Dar. Meron akong lupa na pwede kong i-dispose ng hindi nakalata. Ipa-privatize, ibenta ko sa foreigner. Diba? Kukuntsaba ako kay kung sino mang politician. O halimbawa, ako si politician. Ako si politician, lapit ako kay Dar. Oh, you know, agricultural land to, i-convert na natin, gawin natin private, benta natin sa gumagawa ng condo na to. O benta natin sa gumagawa ng mga subdivision na to. Eh, sir, 1,000 hectares yan, masyado malaki, hindi pasok sa ano. Gawin mo na lang ang paraan yan. Unless otherwise provided by law naman. O di patay. Di ba? Kaya mga Tower Gods. Let's go. Velasco. Ha? Let's go. Yeah. Nakakagigil. Yung binabasa ko pa lang ito, nanggigigil na ako sa totoo lang. Pero sana naman, itong mga kongresista natin ito, no, they'll be conscientious enough. Makonsensya naman kayo. Magkaroon kayo ng konting, compassion sa taong bayan. Hindi yung titira kayo ng titira ng ganyan-ganyan, di ba? Umaasa pa rin ako, mga Tabergats, no, na narerendahan ni Pangulong Duterte itong si Velasco. Na narerendahan pa rin ni Mayor Inday Sara itong si Velasco. Mga Tabergats, at sa iba po nung nanonood po sa atin, no, God bless you. Maraming po salamat for sticking with me. At bukas pong muli, 7 p.m. 11 p.m. po. 11 p.m. po tayong muli. No? Huwag na huwag niyo po nga kalimutan. Sa mga kaibigan po nating OFWs, God bless your work for today. Sa mga kaibigan po naman, sa mga kaibigan naman natin na nasa Pilipinas, God bless your rest. I'll see you tomorrow, 11 p.m. on our next Coach Jarrett Live. Bye everyone. See you tomorrow.